Minsan pa sa pangawit, create in me a clean heart. Napakasarap umawit at makinig ng kanyang salita kapag malinis ang ating puso. Wala kang iisipin na ano mang bagay. Tayong si Lord lang expect natin na pagpalain tayo ngayong gabi. Kasi tayo mga kapatid. Magsiyo ko mga kapatid. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit. Ama naming Diyos na di nagbabago noon ngayon at magpakailanman, Lord. Diyos na dakila. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sa buong araw na iningatan niyo kami, Panginoon. Sa mga araw nagdaan, Lord, na kayong patuloy nag-ingat sa amin, Panginoon.
sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa business, Panginoon. Kayong nagpapala, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. Kayong din, Lord. Maraming maraming salamat sa pag-iingat, Lord, sa aming pastor. Sa pagpunta ng sa dako ng Bacolod, Panginoon, at hanggang sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Kayong patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Ganyan din, Lord, sa tatayo, Lord. Kay Brother Nuts, Panginoon. Kayong magbigay kalakasan, Lord. Kayong magpala, Lord, sa mga makikinig, Panginoon, sa online streaming, Panginoon. Ganyan din, Lord, sa mga nandito. Kayong humawak, Panginoon, sa mga nakikinig, Lord, na sa pamagitan ng online, Panginoon, ay nakakapakinig sila, Panginoon. Kayong magbigay ng pagpapala sa kanila, Lord, nang makapakinig sila ng maayos ng inyong salita, Lord. Busugin niyo rin sila, Panginoon. Ganyan din, Lord, kayong gumabay, Lord. Sa akin din, Panginoon, sa tatayo bilang MC song leader, Panginoon. Kayong gumabay, Lord, ng sa ganyan ay may sa gawa ng maayos, Panginoon. Kayo lamang siyang makita, Panginoon. Ganyan din, Lord, sa multimedia team na umahawak, Lord, upang ang mga manonood sa live, Panginoon, ay makapanood din ng maayos din, Panginoon. Ganyan din, Lord, sa tutugtog, Panginoon, Brother Stephen, kayo magpala sa kanya, Panginoon, sa kanya pag-aaral, sa kanyang pamilya, Panginoon, sa pamilya ng bawat isa, Panginoon, kayo magpala, Lord. Alam niyo ang dalangin ng bawat isa, Panginoon. Kayong patuloy na mag-ingat sa amin, Lord. Sa mga papunta pa lamang, Panginoon, kayong mag-ingat sa kanila, Lord. Ganyan din sa aming pastor na pauwi galing Bacolod. Kayong mag-ingat sa aeroplano na kanilang sasakyan, Panginoon. At ganyan din sa sasakyan na pagdating nila dito, Panginoon. Kayong mag-ingat sa daan, Panginoon. Ilayin sila sa pamamakan, Panginoon. Sa iyo lamang po namin tinataas lahat ng kapuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Sa di pagpapakatagal, tungo na tayo sa praise and worship. Awitin natin yung Feel My Way. Napakasarap kumilos sa buong araw, lalo na pag ginagawa natin to ng may galak at may pag-ibig. Fill my way.
palitan pa natin siya ng worship song. It matters to the master. Minsan may hindi natin maiiwasan na nag-aalala rin tayo sa araw-araw na pagsubok. Itong awit na to, ang ganda. Ang ganda ng message ng kanta. Pain, or you really need an answer.
kapatid, it matters to the Master. Hallelujah. Isa pa, awitan pa natin siya. You raise me up. Isa rin sa napakagandang awitin, mga kapatid. Awitin natin ng walang instrumento, mga kapatid, yung chorus. Raise me up so I can sing.
Isa pa, palakpakan po natin ating Panginoon, mga kapatid. Napakasarap umawit. Hallelujah. Sa di pagpapakatagal, tayo po idadako na sa strong party nating gawain ng paghahandog ng awit or testimony. Maaari po kayo magtaas ng kamay. Wala pong nakarating sa akin sa online. Kung may online man po na testimony, wala pong nagbigay, wala pong nagsabi sa akin. Dito po sa live audience, pwede po kayo magtaas ng kamay kung gusto niyo pong mag-testimony or song offering. Sino pong gustong mag-share ng testimony? Kung wala naman po, kukuhanin ko po yung isang slot. Gusto ko lang pong ipagpasalamat kay Lord kasi ngayong araw, anniversary ko po dun sa pinapasokan ko sa trabaho, December 1. Ang bilis ng panahon. Hindi ko akalain na abutin ako ng isang taon dun sa tinatrabahoan ko. Kasi first time kong makapasok ng ganong trabaho. Tunay nga na si Lord ang laging nag-iingat sa akin. Nilalayo niya rin ako sa mga tukso. Hindi naman nawawala talaga yung tukso eh. Lalo na sa amin sa trabaho ko, madami. Kahit lagi kong kasama. Pero dahil andyan nga si Lord, hindi mo maiisipan talaga na gawin yun, lalo na pag alam mo sa sarili mo na pag ginawa mo yun, ikaw lang din ang masasaktan. Kapasalamat ako kay Lord kasi sa loob ng isang taon, hindi ko pa naranasan kasi kahit ano talaga pag sinabi mo sa kalsada, dyan talaga yung parang lapitin talaga dyan sa ano. Kumbaga pag umaalis kami ng planta, parang 50-50 na yun. Parang 50 yung 50% yung say, 50% din yung di mo, wala kang assurance kung makakabalik ka ba ng maayos. Kasi kahit nag-iingat ka, sabi nga ng iba, basta nasa kalsada ka, isipin mo lahat ng mga kasabayan mo, kalaban lahat yan. Walang magagawing matino. Basta yun lang talaga yung, parang pwede mo siyang kasi tinuro lang din sa akin yun nung yun, tumagal sa akin na kasama ko. Tinuro lang niya sa akin na pag ako daw nag-drive, isipin ko lang daw na lahat daw ng mga kasabayan ko sa kalsada, kalaban lahat yun. Kasi kapag once na magkasagian na kayo, di kayo magkabanggaan na, kakalabanin ka na talaga niyan eh. Kahit minsan nag-ano kayo, nagtatanguhan kayo pag nagkakasabayan kayo. Pero pwede mo siya i-relate sa buhay na, lalo na sa atin mga kapatid. Nirelate ko kasi yun habang sinasabi niyo, nirelate ko yun sa ano eh, sa in spiritual speaking. Kumbaga, kunwari, isang believer, tapos sa labas, pag alagala ka, o di kaya sa trabaho, isipin mo na lahat yung yun. Masayang may kaibigan talaga. Ako, ang dami kong kaibigan talaga. Kahit minsan nga yung iba, kahit hindi ko sila masyadong kilala, sila na mismo yung babate, ganyan. Pero dapat isipin mo rin yung mga sinasamahan mo talaga. Lalo na pag mga unbeliever yan. Kasi hindi nila alam yung ano. Ikaw kasi nakakaalam ng tama talaga eh. Kaya maiiwasan mo yun lalo na pag, ayun nga, yung pag alam mo na ikaw lang din masasaktan sa dulo, may iwasan mo talaga yun. Kaya, yun mula nung kahit sinasabi yun ng kaibigan ko, yung lagi kong kasama sa trabaho, sinasabi niya sa akin yun, nung nirelate ko yun. Kasi kahit siya mismo, iniiwasan ko siya, pero hindi sa, nagpapansin lang kami, pero iniiwasan ko yung bagay na yung mga ginagawa niya. Katulad ng paninigarilyo, yun, iniiwasan ko yun. Lalo na pag maaga kaming nakaka-uwi, umuwi na talaga ako agad. Kahit inaayay niya akong tumambay muna saglit, yun. Umuwi na ako agad kasi yung tinatambayan niya, yung lahat halos siguro sa buong sa trabaho namin, ako lang yung hindi nagyoyosi talaga. Kasi nung one time na
Umatenda ko nung ano namin, parang may ano yun eh, kahit hindi pa December, may ano na kami. May Christmas party kasi hati-hatiin kasi nasa ano kami, 600 kami lahat na ano na nagtatrabaho doon. Tapos nung nag-ano, nagiinuman sila, hindi talaga ako umiinom, parang pumunta lang ako, nagpakita lang ako, nag-attendance lang ako kasi kailangan siya. Tapos yun, nung bigla akong pinakilala nung kaibigan ko, sabi niya doon sa supervisor namin kasi parang nagbibigay na papremyo. Yung hindi daw iinom, bibigyan daw na, yung hindi daw umiinom, bibigyan daw ng madaming alak. Eh gustong-gusto nung kaibigan ko na ano, mapunta sa kanya yung madaming alak, tinuro ako. Tapos yun nga, ang dami rin nagsabi kasi, ang dami nga nakakaalam doon sa lahat ng mga nakasabayan namin. Hindi talaga ako nagiinom, hindi talaga ako nagbibisyo. Tapos yun, di ang daming nagsulsul din na, oo nga sir, ganyan, hindi yan nagiinom. Ganyan. Binigay sa akin yung isang case ng Red Horse, tapos ano sabi ko doon, nagbibiro pa ako. Hindi nga ako nagiinom eh, anong gagawin ko dito? Sabi ko doon. Tapos biglang parang hiningi na lang ng mga kaibigan ko. Binamigay ko na lang din, tapos umuwi na agad ako. Yun, isa yun sa pinagpapasalamat ko kay Lord dahil sa ganung bagay, parang kahit di ko naman sinasabi sa kanila na hindi talaga ako nagbibisyo. Siguro sinasabi ng kaibigan ko, pero hindi ko naman pinagkakalat doon na ganyan-ganyan ako. Na ibig sabihin, pag di ka nagiinom, malinis ka na, hindi ko naman sinasabing ganun sa kanila. Sabi ko, galing na ako dyan dati, tapos hindi naman nakatulong sa akin. Ganun. Niloloko pa sila na kung magpapataba sa akin yan, gagawin, pero hindi ko naman talaga gagawin kahit magpapataba pa sa akin yan. So yun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi siya lagi nag-iingat sa akin, lalo na rin sa pamilya namin. Siya ang patuloy na nagpo-provide sa trabaho ko. Kahit nga minsan, ano, paguran din sa amin, minsan napapagod din ako. Gusto ko nga rin ipagpasalamat yung biglang, ano, biglang pagkaganda ng pwesto ko. Kasi dati ang hirap talaga, hindi ako nakaka-attend. Tapos, yun, hindi ko naman, kasi nga, minsan nga nakakapag-bike pa ako eh. Hindi lang minsan, parang halos pa-bike-bike lang ako, pa-petex-petex lang eh. Pero parang, pag nandun talaga ako, binibigay ko naman talaga yung best ko pag napasok talaga ako sa ano. Kaya siguro, mabilis din yung paglipat ko. Galing Cavite, napalipat agad ako sa dito sa Canlubang at mas napagaan pa. Tapos yun nga ang kinagandahan doon. Lagi pang Linggo yung rest day ko. Tapos wala siyang panggabi. Kasi kung anong oras yung call time, yun lang. Ganun sa tracking eh, walang pang umaga or walang panggabi. Hanggang kung anong oras ka lang abutin, matapos niyo yung delivery, makakauwi ka na. Ganun. Pero kung nasa Cavite siguro ako, wala talaga. Isang buwan siguro, dalawang beses lang ako makakauwi. Hindi pa yun sure kung Linggo. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord dahil patunay na siya talaga yung kumilos dun sa schedule kong yun. Nakikita ko talaga yung pagkikilos niya sa akin. Ganun. Pinanghawakan ko lang talaga yun na pagka inuna mo talaga si Lord, siya nang bahala sa lahat. Yun nga, kaya yun din yung isa rin sa nilainap ko kanina. Dahil sa kanya ko lang talaga inaano lahat. Sa kanya lang ako umaasa talaga sa buong buhay ko. Yun lang po. Sa may mga gusto po pong mag-share, pwede po kayo magtaas ng kamay. Mahaba po po ang ating oras. Sino pong may gusto? Kung wala na po, tayo po'y magsitayo na mga kapatid. Tayo tutungo na sa pinakamahalagang parating natin gawain. Awitin po natin yung awitin po natin yung Here I Am to Worship. Light of
Bless you, Pagkailas. Father, Lord, you're worthy, Lord, to be worshipped, Lord. Tunay nga, hallelujah. Walang may kukumpara sa inyong katakilaan, Lord, sa biyaya ninyong Panginoon, hallelujah. Lord,
Sinasamba namin kayo, Lord. Nilulhati namin kayo, Panginoon. Lord, ang aming mga kahinaan ay hindi lingid sa inyo. Hallelujah. Kaya naman, Lord, ngayon, papakumbaba kami. At nais namin na makita namin kayo, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Hindi ang iyong lingkod. Lord, prayer namin, Lord. Hallelujah. Manguna kayo ngayong gabi sa inyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aming pastor na padako pa ng rito. Kasama kanya may bahay, si Ate Ann, Lord, Hinina. Pag-ingat ni Lord, ikabay niyo sila, Panginoon. Sa ligtas na makarating rito, Panginoon. Samahan niyo kayo, Panginoon. Hallelujah. May klima na mahabot na pangaral nito, Lord. We just believe. Hallelujah. Kung sasamahan niyo kami, Panginoon, ipapakita niyo yung kadakilaan. At lahat, Lord, hallelujah, na uuhaw ay napapawi. Ayun naman, maraming salamat. Kalooban niyo ang maganap, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo, ito pangamisama talangin, Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. It's good to be in the house of the Lord. Hallelujah. Amen. Hindi ko sure, pero mukhang masyadong malakas ata din sa alaan. Hallelujah. Praise the Lord. Before we take our seats, let's read our scripture for tonight. Hallelujah. James 2:5. Amen. James 2:5, hearken, my beloved brethren. Hath not God chosen the poor of this world, rich in faith and heirs of kingdom, which He hath promised to them that love Him? Amen. Ang Diyos magpala na kanyang mga salita. Maroon na po tayo makaupo mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At amen. At actually, ngayon na lamang nangyari ito, mga patid, at na from Makati, hallelujah, ay mangangaral ako. Honestly, physically, I'm not prepared kasi usually pag yan, sinusundo kami. So para siguradong gising ako, pag susunduin ako, usually hindi na ako natutulog para pagpunta ako sa Makati, di sure na kasama ako. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ngayon pa man, kaya nga, noong time na kinausap ako, hallelujah. So kung makakapag-preach ba, hallelujah. Honestly, mga patid, tinanggap ko ng mga aral ako by faith na lang rin, mga patid. And salamat sa ating Panginoon, narito ako ngayong sa inyong harapan. Hallelujah. Praise the Lord. At kanina, actually, may mga inaasikasa rin ako, ay mga humahabol na trabaho. So, ang daming distractions, mga kapatid. Hallelujah. And I believe every time na may mga ganyan mga bagay, I believe mangusap ang ating Panginoon. Hallelujah. So, hindi po ako. Amen. So, actually, it's according to your faith pa rin kung ano yung marireceive po ninyo. Okay? Hallelujah. Kasi, bilang tao, marami pa rin akong, actually, wala akong mabibigay sa inyo, mga kapatid. Dahil pare-pareho naman tayo. But, hallelujah. Pero kung ang ating mag-expect tayo, mga kapatid, sa pinagmumulan na lahat ng bagay, therefore, mga kapatid, never time pagkukulangin niya sa lahat ng ating mga pangailangan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Actually, just a simple na pangaral at lagi sinasabi yan, hindi ako magaling, hindi ako malalim mangaral, mga kapatid. But just want to appreciate kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa atin. Hallelujah. And I believe we all na nalangin rin tayo para sa ating pastor. Actually, kaya ako yung natin sa inyong harapan ay na-risked po yung kanyang yung flight po niya. So, kaya pag-pray natin, mga patid, na yung safety ng kanyang kanilang travel, mga patid. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Actually, ang pag-usapan natin ngayon, mga patid, ay mga so, yung title po nito yung The Heirs, no? Hallelujah. So, sa Tagalog, mga patid, ang mga tagapagmana, di ba? So, mga tagapagmana, hallelujah. So, didiretsyon ko na, tayo yung tinutukoy dito, mga patid. Tayo yung mga tagapagmana, hallelujah. Amen, praise the Lord. At kaya nga, usually, mga patid, kaya kapag pagbabasahin yan, actually, ang ganda nung ano eh, nung kapag ginugol mo, kung ano ibig sabihin nun, sabi, a person, okay, yung The Heir, no? Yung heir mismo, a person legally entitled to the property.
So ibig sabihin hindi lang tayo basta nang aangkin. Hallelujah. Sabi, we are legally entitled. So meron tayong pinanghahawakan. Hallelujah. Kaya kung ano man yung mga prayer request ninyo sa inyong mga puso, ngayon, i-claim natin yung mga kapatid dahil meron tayong pinanghahawakan. Hindi lang yun yung malakas yung loob natin na hallelujah at parang sabihin lang natin, okay, akin to. Not just, with faith mga kapatid, with conviction. Hallelujah. So, okay, or rank of another. So basically, actually, yung kaya nga madalas ginagamit yan sa mga ranggo, kapag hari, yung kapag namatay yung hari na yon, ang most probably yung hahalili doon yung anak niya. Okay? So matagapagmana rin yung mga kapatid on that person's death. At usually mga kapatid, even sa Bible, hallelujah, so ang tagapagmana dito usually yung mga panganay na lalaki. No? Hallelujah. Ang mga panganay na mga lalaki, mga kapatid. But salamat. Kaya nga buti na lang. Sabi, this is the gathering of the firstborn. Hallelujah. Amen. So, ibig sabihin, kapag gathering to ng firstborn, lahat tayo dito, mga panganay, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So, kung ano yung sa inyo, mga kapatid, yun rin ay sa akin. Hallelujah. Dahil ito ang binigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. So, mga kapatid, let's read... magbasa po tayo ng magbasa po tayo sa folio mga kapatid, sa table. Actually, may kinalaman to sa mga tupa. Sabi, oh, I said, Lord, make me a sheep, whatever you do, see? For when the night time comes, I want to go into the sheepfold. Okay? Sabi, enter in at the door, come by the door. So, si dito sinabi yan sa John 17:17 here. Or he said, I am the door to the sheepfold. All that ever come before me is thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door by me. If any man enters in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. Okay, hallelujah. Praise the Lord. Alalahanin natin mga kapatid. Kaya naalala niyo mga kapatid nung bumaba yung spirito mga kapatid sa anyong kalapati. Sabi bumaba yung dove na yung mga kapatid, bumaba ito sa isa kordero. Hallelujah. And we all know that mga kapatid, hallelujah. Kasi that sabi nga kasi mga kapatid, kapag meron kang ari-arian, hallelujah. Are you familiar with Ernest? Hallelujah. Ang earnest mga kapatid, kapag halimbawa merong meron kang matatanggap. Usually kapag earnest, hallelujah, hindi mo pa totally makukuha ng buo 'yan. So pag earnest, 'yan yung para kapiraso pa lang mga kapatid nandoon sa buong makukuha mo mga kapatid. And the prophet said that Holy Spirit also is an earnest sa atin mga kapatid. Yan ay binigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. It is a gift. Kaya nga hallelujah. So it is also the same, mga kapatid. Kaya nga yung earnest na yan, yung una natin makukuha, mga kapatid, hindi yan pumunta sa atin hanggat yung nature ng kalapati na yan ay same dun sa kanyang bababaan. Okay? Kaya nga dito pumasok yung sheep. So ang pag sinabi lang kasing kordero, hallelujah, yun yung batang mga sheep, mga kapatid. Hallelujah. Yun yung mga kordero, hallelujah. If I'm not mistaken, please correct me kung mali ako, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, yung desire natin, kaya nga we always crying, mga kapatid, hallelujah, Lord, we want to die. Alam nyo, pag nakakita tayo ng ano ba tong nature ng sheep na to. Kapag yung sheep, mga kapatid, kapag may natutuwa kasi ako pag yung sa Facebook, tapos parang may mga cute na mga tupa. Yung mga tupa na yun, hallelujah, ang kapal-kapal nung kanilang yung wool nila, yung kanilang balahibo, mga kapatid. Ngayon, hallelujah, na atawado kahit, isipin mo, just imagine, mga kapatid, yung ang bata, di ba, yung batang tao, hallelujah, kapag kukunan niya, yun na lang, ititrim na lang yung kanyang buhok, mga kapatid. Hallelujah, magpupumiglas yan eh. Hindi siya komportable eh. Hallelujah. Amen. Kasi nga, maaaring yung, kapag sinabi mo, magpagupit ka, no? Dun sa bata, sinabihan siya, ayoko, matigas ang ulo eh. Pero itong tupa na ito, hallelujah, kahit isipin mo, parang ano eh, dahil pa yung skinhead eh. Kasi skinhead,
dito na sa ulo. Pero yung mga kapatid, buong katawan. Kaya nga, haleluya. At kapag nangyari yon, muling may lalabas muli sa kanya, haleluya, yung kanyang balahibo na napakaigi. So, hindi siya nagagalit. So kapag meron siyang kinuha na siya, haleluya, dadan siya sa isang dako, hindi siya nagagalit. Wala siyang ibang gagawin, mga kapatid, kundi sumunod dun sa naririnig na kanyang amo. Haleluya. Kaya nga, sabi, ang ating Panginoon sa Kristo, siya ang pintuan. Kaya nga dun sa Orion, mga kapatid, yung sheepfold, haleluya. So, na-imagine nyo, may isang kulungan, pero hindi yung sa mismong pintuan, mga kapatid, doon nakaupo mismo yung tagapag-alaga ng mga tupa. Kaya, haleluya, kaya unless dumaan doon sa pinto, for sure, magnanakaw yung dad. Magnanakaw yung mga kapasok doon. So, saan ba dumadaan yung mga magnanakaw? Di ba, haleluya? Minsan, di ba, sa mga bintana, ganyan. Haleluya, praise the Lord. So, amen. So, ngayon, mga kapatid, una, haleluya, bilang mga tagapagmana, una, syempre, haleluya, we should know muna, mga kapatid, kung ano muna yung katangian mo. Kaya nga dito, ipinakita natin kung ano ba yung katangian ng isang tagapagmana. Haleluya, praise the Lord. Actually, kapag binasa nyo kasi about sa mga heir, mga kapatid, haleluya, usually, may kinalaman po ito sa adoption. So, hindi ko naman po masyado pa explain yan, haleluya. It is clear, mga kapatid, that the adoption, haleluya, hindi yan yung alam natin na yung hindi mo anak, tas kukunin mo. No? Kaya, haleluya, pag sinabing adoption, mga kapatid, anak mo na talaga, pero hihintayin mo, mga kapatid, yung kanyang hustong gulang para ipapakilala mo ito yung anak ko at kung ano yung akin ay sa kanya. Okay? Kaya, it is a process, mga kapatid, yung mismong adoption. It is positioning. Hallelujah. Hindi, kaya nga, kapag sinabing adopted ka na, hallelujah, lahat na kung ano yung nasa ama ay sa'yo rin naman. At yun yung, kaya dun siya makukonsider na heir. So, unless kasi pagmanahan siya, hallelujah, hindi siya makukonsider. So, first of all, it is also, kailangan din, mga kapatid, na bigyan natin ng emphasis doon that meron na talagang relationship. So, kaya tayo, mga kapatid, na nakilala natin ang ating Panginoon sa Kristo, hindi yun yung, mga kapatid, dahil nakilala natin siya, naging natin siyang tatay. Hindi ganun, mga kapatid, hallelujah, kasi before the foundation of the world, hallelujah, siya na talaga yung ama natin. Kaya nga, tumatawag tayo sa kanya, di ba? Abba, Father, di ba? Hallelujah. Kaya ngayon, this message, mga kapatid, ipapakilala ka lamang niya kung sino yung ama mo at kung sino ka. Good thing dito, mga kapatid, hallelujah, the more na nakikilala mo yung tatay mo, the more din na makikilala mo kung sino ka. Kaya dito natin marirealize, mga kapatid, hallelujah, the more na, mga kapatid, na mas lalo ka napapamahal sa ating Panginoong Kristo, hallelujah, the more mo rin na mas nakikilala ang sarili mo. Di ba? Napakaigi kapag kilala mo yung sarili mo. So just imagine, mga kapatid, kaya ang hirap yung magkaroon ng amnesia. Di ba? Kaya nga merong spiritual amnesia, mga kapatid, na there was a time, mga kapatid, na hindi natin kilala kung sino tayo. Na kailangan lang mangyari, mga kapatid, kung saan tayo pumaroon noong time na wala kang amnesia, ipapashel ka lang doon. Dito ka naglalaro nung bata ka. Hallelujah. Itong mga to, itong garden na ito, dito ka pinapasyal nung teenager ka. Hallelujah. Kung babae man yun, hallelujah. So, ibig sabihin, mga kapatid, ngayon, mas lalo lang pinapakita habang mas nire-reveal ang ating Panginoon sa Kristo sa atin ang kanyang plano, mas lalo lamang nakikilala, okay, hindi pala ako dapat ganito. Yun pala dapat ako. So, the more na nakikilala mo yun, hallelujah, ang kalooban ng ating Panginoon, hallelujah, mas nakikita mo lang at nagre-reflect lang sa'yo kung ano yung naisa sa atin. Kaya nga tayo, mga kapatid, kaya most of the time, hallelujah, I'm sure, mga kapatid, itong pangaral to, narinig nyo na. Bakit? Hallelujah. Bakit nung panahon na narinig mo na, ngayon naririnig mo pa, at most probably sa darating na panahon, possible na marinig mo pa ito.
Kasi mga kapatid, hallelujah, sabi, ang mismo timing mismo ng ating Panginoon, hallelujah, napaka-importante din. Sabi, He make all things beautifully in His time. That's why, hallelujah, tinuruan din naman tayo ng ating Panginoon kung paano maging pasensyoso. Kung paano maging, di ba, pasensyosa, di ba? Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, halimbawa, you know, mga kapatid, yung applying the token, di ba? Kung reveal lang sa atin yung mga kapatid, hindi tayo maiinip kung yung meron tayong mahal sa buhay na hindi pa sa ngayon naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ka maiinip, mga kapatid. Basta ang goal mo lang, gawin mo yung kung ano man, mag-witness ka. Ibig sabihin, kailangan mo lang gawin kung ano yung narapat mong gawin. So in that case, sabi, hallelujah, apply the token. You just apply it by showing, mga kapatid, yung buhay ng ating Panginoon sa Kristo sa'yo. Kaya nga, hallelujah, kapag naunawaan natin yung mga kapatid, syempre, of course, we're groaning, di ba? Nag-groan tayo, Lord, malapit na kayong dumating, nandito pa yung pamilya ko, di ba? Oh, hallelujah. Nandito pa yung pamilya ko na hindi pa maayos. Nandito pa yung pamilya ko na tila, hallelujah, pinipersecute pa ako. Pero don't worry, mga kapatid, the more na pinipersecute niyan at mas nakikita yung nature niyan, mga kapatid, natira isang kordero, hallelujah, kinakatay lang yan at ma-apply doon ng token. At unti-unti, in his time, hallelujah, walang imposible sa ating Panginoon. Tatawagin din naman sila. At hindi na sila tatawagin, mga kapatid, hallelujah, ipapakilala rin ng ating Panginoon kung sino talaga siya sa kanila. Okay? Okay, bakit ko sinabi yun, mga kapatid? Pwede kasing, hallelujah, hindi yun yung, halimbawa, pwedeng kapatid ni Kuya G, yung hindi yun yung Diyos ni Gilbert. Hindi ganun, mga kapatid. Hallelujah. Magkakaroon na rin na connection, mga kapatid, hallelujah, yung maging kapatid mo sa mismo sa ating Panginoon Kristo. So just imagine, hallelujah, kaya nauunawaan ko, mga kapatid, it's good, mga kapatid, na yung buong household mo naglilingkod sa Kanya. Bakit? Hallelujah. Sipin mo, kapatid mo na nga siya dito sa lupa, hallelujah. Kapatid mo ba siya sa ating Panginoon Kristo? Oh, hallelujah. Kaya walang imposible sa Kanya, mga kapatid. No? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Just apply the token. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. So ngayon, mga kapatid, sabi dito sa John 10:4, habi, and when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and sheep follow him, for they know his voice. Hallelujah. And the stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Okay. Hallelujah. Mga kapatid, we are wanderers dito sa mundong ito. Ibig sabihin, kapag wanderer ka, ano man Tagalog ng wanderer, hallelujah, naglalakbay ka. So, sinabi, naglalakbay ka lang, mga kapatid, hallelujah, hindi ka taga rito. No? Kaya nga, naglalakbay tayo dito, mga kapatid. So, ngayon, hallelujah, sabi dito, alam na mga tupa, ang boses, mga kapatid, ng kanyang pastor. Naalala ko, hallelujah. Sabi nga, kapag, halimbawa, naalala niyo ba yung mga aso? Kapag yung mga aso kasi, mga kapatid, ina-imagine ka lang ang, no? Kapag yung aso, halimbawa, yung amo niya, aamuhin niya yan. Alaga-alagaan niya, di ba? Pero kapag yung meron nature kasi yung aso, kapag lalo na kapag medyo playful yan, tapos friendly, kapag may tumawag na iba, talagang pag binaswitan mo, pag gumanan, kahit sino, lalapitan eh. Kaya, hallelujah, nakakatawa man, pero, kaya, kasi yung mga Pinoy kasi, di ba, ang gusto kasi nila, yung, sabi nga, yung aso, hallelujah, yun daw yung magbabantay ng kanilang bahay. Pero, worst case nga nangyari, naglagay ka ng aso para makaalis ka, kasi para may magbantay ng iyong bahay. Kaso, nangyari, mga pati, hindi ka makaalis kasi walang babantay ng aso mo. So, ang nangyari pa dito, ang mahirap, kung yung aso mo mismo, yun pa yung kinuha, no? Hallelujah. Kidding aside, mga kapatid, hallelujah, buti yung tupa, alam niya kung sino lang talaga yung lalapitan niya. Kaya dito, hallelujah, importante, mga kapatid, sabi, nung una kang nakapakinig ng mensahe ng ating Panginoon, actually,
I don't consider it as una. Kasi nung una, hallelujah, lagi naman simula nung bata ako, lagi naman nakapakinig ng mensahe. And for sure, hallelujah, ganun din kayo, lagi kayo nakapakinig ng mensahe. Pero merong isang pangaral or something, hallelujah, na meron kang experience na yun ay na-realize mo, hallelujah, totoo nga, tinatawag ako ng Diyos. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Hallelujah. Narito na sabi, the deep calleth unto the deep. Merong malalim, mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, kahit gano ka-dynamic yung tatayo dito, kung walang tatawagin dun sa kailaliman, kung walang binhidya, mga kapatid, walang makikwikan dyan. Kaya nga, hallelujah, naalala niyo, mga kapatid, kapag yung, halimbawa, nagtatanim kayo, unless merong buhay yung seed na yon, halimbawa, di ba? Walang makikwikan doon. Kahit diligan mo ba yan, kahit bigyan mo napakaiging sunlight yan, kung walang buhay na naroon sa binhi na yun, walang mamubuhay dyan. Kaya nga, hallelujah, in the first place, mga kapatid, sabi, we are the seed of Abraham, hallelujah. Amen, praise the Lord. At tayo rin ang binhi ng ating Panginoon Jesucristo. So ngayon, mga kapatid, doon mo marirealize, hallelujah. Kaya ka pala mayroon nagre-respond sa'yo. Kasi yun na pala yung start kung paano pinapakilala ng ating Panginoon kung sino ka. Kaya sabi diba doon, naalala niyo yun doon sa agila na doon sa mga chicken? Sabi, you're not a chicken. You're an eagle. So ibig sabihin, hallelujah, you're not meant, mga kapatid, para maghalukay-hulukay sa mga lupa at makontento sa mga bulate. But you are meant, mga kapatid, you're destined to fly and soar. Hallelujah, praise the Lord. Kaso ito ang nangyari, mga kapatid. Kaya nga tayo, meron tayong experience itong ano. Kasi una, for sure, mga kapatid, noong una, hindi mo kilala yung sarili mo. Pero mga kapatid, maraming tao ngayon, mga kapatid, hallelujah, hinahanap nila katotohanan. Sabi nga, innate sa tao, mga kapatid, na hamahamaghanap ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinasabi yan, hallelujah, noong una pa man, mga kapatid, kaya sila naglilingkod sa araw, kaya sila naglilingkod sa mga puno. Kasi in the first place, mga kapatid, meron kasi sa loob nila, nag-aanap sila ng Diyos. Hallelujah! Kaya kung sino na lang yung makita nila na something na mga kapatid na magbibigay sa kanila ng resources, yun yung kanilang sinasamba. Which is totoo naman, hallelujah. Kaya tayo, buti na lang, hallelujah, nagpo-provide ang ating Panginoon sa atin. Kaya, usually, mga kapatid, kung sino yung nagpapakain sa'yo, yun yung Panginoon mo. Which is totoo naman, hallelujah. Amen, praise the Lord. Kaya buti na lang yung nagpapakain sa atin, ang ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Okay, sabi dito, when man separated himself from God, okay, so pag nagkaroon ng separation, thank you, he become a wanderer. Okay? So sabi mga kapatid, hallelujah, nagigitong na maglalakbay. So parang, simula nun ng, kumbaga nawala sa ito ng direksyon. Kaya nga mga kapatid, kung wala ka talaga sa ating Panginoon, for sure maliligaw kay. Hallelujah, wala. Diba, kanino mo pumunta ang buhay? Sino ba ang daan? Diba, sabi ng ating Panginoon, ako ang daan. Kaya other than him, mga kapatid, hallelujah, you will be a wanderer kapag separated ka sa Kanya. Sabi, wandering about everywhere. And what a picture that is of today when a man really gets out of fellowship with God. Kaya hallelujah, mahirap kapag nawawala ka ng fellowship sa ating Ama. Mahirap mga kapatid kapag hallelujah, hindi mo na nagagawa ang kalooban niya. Ang mahirap dito kapag sinasadya pa natin. Di ba patawarin tayo ng ating Panginoon? Pero mga kapatid, every time na nawawala ang presensya ng ating Panginoon, hallelujah, and when the presence of the Lord departed, ikabod, sabi nga mga kapatid, for sure expect mga kapatid a distraction. May consequences kasi. Pero it is a blessing also, yung mga consequences na yan. Yun din naman yung, sabi nga, hallelujah. Yung consequence na yun, yun yung magpapalo sa'yo kung anak ka. Okay. Naalala ko, hallelujah, pinangaral dito about permissive will. Kaya nga mga kapatid, di ba sabi, in the first place, nasa eternity tayo, di ba? In-explain yan ni Brother Mike. Pero nagkaroon ng parang, ano, ng tawag doon, ng parang
Parang something na hindi nagpa-perfect na dun sa circle ng eternity na yan. So ngayon mga kapatid, kaya nga, kapag nasa eternity ka kasi, hindi ka pwedeng perfect ka na nasa eternity ka. Kaya nga, sabi mga kapatid, binabalik lang tayo sa una. So ibig sabihin, in the first place, we are perfect. Kaya nga hallelujah, na nasa kaisipan tayo ng ating Panginoon, which is eternal, we are perfect mga kapatid. Kaya hallelujah, ngayon, nasa journey tayo, at ngayon binabalik tayo sa perfection, kasi babalik tayo sa eternity. Na-imagine mo ba mga kapatid, kapag hindi ka perfect, nasa eternity ka, hallelujah. Ibig sabihin, kapag hindi ka perfect, si Pino, tumatanda ka doon, tapos, hallelujah. Kasi sabi, yung pagbabago kasi, nagsimula sa kalooban. Then palabas. Ako ay believe doon mga kapatid, kaya nga una, sa una, hallelujah. Sa una, ang ating Panginoon, binabago yung loob natin. Kaya nga, binabago yung kaisipan natin, binabago yung mga haka-haka natin, yung mga kailangan basagin sa atin, binabago. At yun yung ma-express palabas. Kaya naniniwala ako mga kapatid, hindi pwede, kaya nga din papasok mga kapatid, yung a power mga kapatid, a power without character, hallelujah, it is satanic. Just imagine, hallelujah, na nasa iyo ang lahat, and yet wala kang character. So, ganun ko rin siya nakita mga kapatid, hallelujah. Kaya una, nape-perfect muna yung nasa loob natin. Kaya nga mayroon stature of perfect man. Yung ba stature of perfect man na yun, may kinalaman ba yun sa katawan natin? Wala. Kaya nga hallelujah, kaya nga yung fullness ng redemption natin ay body change. Kaya nga, buti na lang hallelujah, alam ng ating Panginoon kung ano yung dapat unahin sa atin. Kaya don't worry, kung palagay mo lagi ka napapagod, kung palagay mo madali kang mahapo, don't worry mga kapatid, magpasalamat ka kung yung una sinasakdal sa iyo yung kalooban. Mayarap kumuha ang perfect sa panlabas and yet hungkag ka sa loob. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Sige, tuloy natin yung kanina. Sabi, this week, di ba sabi ito, naghahanap. Ang tao naghahanap siya lagi ng Diyos. This week, he's a Methodist. Kasi nga, di ba, naglalakbay siya eh. Kapag separated ka talaga sa Diyos, mga kapatid, hallelujah, maghahanap ka. This week, he's a Methodist. The next week, he's a Baptist. And then he's this and that and the other, wandering about, tossed about by every wind of doctrine. The heart ought to be established. Amen. I don't say you should be Methodist, Baptist, or whatever. Kasi ito mga kapatid, kaya nga tayo umalis na dun eh, di ba? Umalis na tayo dun sa sistema ng tao eh. So ano ba yan? Kailangan ba tayong bumalik dyan para maghanap ng katotohanan? Actually, ano ba? Kailangan bang pumunta talaga sa Message Church para hanapin ang katotohanan? Though partially, ganun mga kapatid. Pero possible ka pa rin kasi nag-wonder ka pa rin kahit nandito ka na. Kaya nga sabi dito, di ba? Pag binasa natin yung mga kapatid, hallelujah. Sabi yung sa last stanza, sabi di ba? The heart ought to be established. Kaya nga hindi ka dapat nag... Di ba? Alam niyo, pag binasa niya, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, oh, mahirap yung ano eh, tossed about by every wind of doctrine. Kaya kailangan establish ka dyan. Kasi kapag ano, pupunta ka dito, pupunta ka dyan mga kapatid, hallelujah. Talagang naliligaw ka, hallelujah. But our hearts ought to be established mga kapatid. Sabi ito, I don't say you should be Methodist, Baptist, or whatever. You ought to be right with God. Kaya nga, hallelujah, possible mga kapatid, nag-wonder ka pa rin, naglalakbay ka pa rin, or naliligaw ka pa rin mga kapatid, hallelujah, kahit nasa Message Church ka. Kaya nga, importante mga kapatid, na we should be right with God. Kailangan maayos sa lahat ng bagay sa atin. Are we desperate enough, mga kapatid, hallelujah, na malapit na siya dumating at kailangan maging maayos na lahat sa atin? We should be, mga kapatid. Di ba, hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi nito sa Genesis 21:10, kaya kailangan matanggal muna mga kapatid yung mga dapat matanggal sa atin. Wherefore she said unto Abraham, hallelujah, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. Mga kapatid, totoo naman yan eh. Ano ba ang pangako?
Ano ba ang pangako, mga kapatid, kay Abraham, aleluya? Nalalabas yung kanyang bayan, mga kapatid, sa pamamagitan ni, siyempre, ni Sarah. Hallelujah. And through Sarah, dun lalabas si Isaac. Kaya, hallelujah, kaya itong promise santo, mga kapatid, at hindi maaari, mga kapatid, na magsama, hallelujah, na kailangan niyang itaboy. Kailangan niya itaboy itong alipin na to at maging ang kanyang anak. Kaya nga, mga kapatid, sabi, we're not of this bond woman. Hindi na tayo, kaya kailangan tayong makaalaya. Kaya kailangan tayong maging maayos sa harap ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, yung mga kailangan maayos sa ating mga sarili, hallelujah, usually, mga kapatid, dyan, kung hindi natin i-confess yan, alakala niyan ikaw at ang ating Panginoon lang. No? Hallelujah. Kaya ako, hallelujah, mas okay sa akin yung parang, na parang hindi mo maipinta yung mukha, na alam mo sa kanya, mga kapatid, na nagsisisi siya. Ibig sabihin, meron siyang gustong ayusin sa kanyang buhay. Mahirap naman, hallelujah, nagbabalat kayo ka. Mahirap yung pinapakita mo na feeling mo blessed ka lagi. Na feeling mo punong-puno ka ng pag-ibig, and yet, hallelujah, yung nasa kalooban mo ay nabubulok. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Kailangan natin maging maayos sa harap niya. Kasi, hallelujah, hindi mo makikilala ang sarili mo, hallelujah, na tuluyan kung naliligaw ka. Praise the Lord. Amen. Kaya kailangan natin siya palayasin. Palagay ba natin, madali magpalayas nun given na nandun yung seed mo. Anak din niya yun, mga kapatid. Si Ishmael, anak din niya yun. May relationship sila doon. Palagay mo, mga kapatid, madali ba kay Abraham palayasin yung kanyang alipin, siyempre, nakasama yung kanyang anak? I don't think so. Pero kailangan niya itong gawin, mga kapatid, para totally makuha niya yung kabuuan ng pangako. At ganun din sa atin. Kaya nga sa atin, hallelujah, God, diba? God has promised us a total deliverance. Pero para mangyari yan, mga kapatid, hallelujah, kailangan din magkaroon tayo ng total submission. Kailangan tayong mamatay sa ating mga sarili. Diba? Lagi natin napapakinggan yan. Kailangan natin, diba? Hallelujah. Praise the Lord. Siguro kapag unbeliever na nakapakinig yan, hallelujah. Ano ba to? Parang ang dami naman namamatay sa church na yan. Spiritually, it's good, mga kapatid, na marami namamatay. Praise the Lord. Hindi na ito yung panahon na magpapakipokrito pa tayo. Hindi na ito yung panahon, hallelujah, na ipapakita lang natin. Alam mo yun, hallelujah. Kung meron ka na kailangan ayusin, ayusin na yan. Hindi tayo makaka-move on. Hindi natin makukuha ng buo, mga kapatid, kung ano yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Of course, kayo, hallelujah, kung ano man yung pinagdaraanan nyo, maaaring hindi ko na yan mapapakailaman. Diba? Kaya nga meron na nangaral dito, hallelujah, mga kapatid. For us, mga kapatid, kung ano man yung kalooban ng ating Panginoon para sa atin, yun yung mangyari. Kaya, I don't mean, mga kapatid, kung na-offend kayo, mga kapatid, but if you think, if you believe, hallelujah, na meron talaga kailangan maayos sa buhay natin, at in-admit natin ito, at kung kailangan ng confession, i-confess mo ito. Alam nyo, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, hindi niya ipagkakait yung kapatawaran sa atin. Good thing, mga kapatid, hallelujah, kapag pinatawad niya pa tayo, willing din siya na ayusin yung buhay natin, hallelujah, at muli, i-direct tayo ng totoo na papunta doon sa perfect will niya. Hallelujah, praise the Lord. Alam mo, it's good to have a permissive will. Actually, it is grace, mga kapatid. Kasi kung walang permissive will, kapag, di ba, let's imagine, halimbawa, pinalakad ko kayo dito. Di ba? Halimbawa na lang, hallelujah. Ganito lang kasi yan eh. Siyempre gusto ng Diyos. Halimbawa ako, kunyari ako, nag-uutos sa inyo. Maglakad lang kayo dito ah. Huwag kayong lalagpas dyan. Kapag lumagpas ka dyan, halimbawa, naalam niyo, di ba, kunyari, eh nakita ko si Brother Dan Reed, parang lumalagpas ah. Habi ko, parang di nakikini-instruction. So, kunyari, kung ako, hallelujah, hindi ko pagbibigyan yun, no? Kukuha ko ng baril, patay, di ba? That's na agad yun. Hallelujah, parang ano, di ba? Squid game. Pero, hallelujah,
Pero mga kapatid, pero kapag ako bumaba, mas nakita ko, ah, kaya pala. No? Kaya pala, baka mukhang inaantok lang pala. Parang ano. So ang gagawin ko, sige, dito ka dadaan. Ngayon, pinalayo ko, kumbaga, medyo malayo yung napuntahan. Kasi syempre, kasi maguguluyulin niya eh. Gagawin ko, dadaling ko siya sa likod. Diba? So, supposedly ba dadaan siya doon? Diba, hindi naman? Pero mga kapatid, meron siyang parang nagkaroon siya ng bypass road. Parang meron siyang, hallelujah, meron siyang ibang dinaanan supposedly na hindi naman niya pwede, kumbaga pwede hindi na niya daanan. Pero for the sake, mga kapatid, may balik siya doon sa pila, gumawa ako ng way. Pero ang instruction ko, hallelujah, dapat hindi ka dapat dyan. Pero mga kapatid, hallelujah, ang nangyari doon, napalayo siya. So pwedeng kung mayroong pagkain doon sa dulo, may possibility na konti na lang yung matira sa kanya. Diba? So may consequences pa rin. Ang nangyari doon, mga kapatid, gumawa kasi, buti na lang, alam niyo ba mga kapatid? Kaya God has given us a, alam niyo yung, ang tawag po doon, yung kalayaang pumili. Primoral agency, no? Hallelujah. Pero good thing, mga kapatid, alam na ng Diyos kung ano yung ating destination, no? Hallelujah. So, hindi naman, ang kagandahan dito, mga kapatid, hallelujah, kahit na, kung ano yung destination natin, I believe, makakarating tayo dun. Ngayon, ang mamahirap dito kasi merong minsan paiba-iba ng direksyon. Pero hallelujah, buti na lang mga kapatid, yung ating Panginoon, gumagawa siya ng paraan. Kaya nga, supposedly, hallelujah, nagpapahinga na siya. Pero kailangan niya magtrabaho para sa atin. Di ba yun yung nangyari? Supposedly, nung creation, mga kapatid, nung nahulog ang tao, supposedly dun sa seventh day, magpapahinga na siya. Pero ano nangyari, mga kapatid? Nagtrabaho siya para maibalik muli sa tao ang buhay. Pero good thing na lang, mga kapatid. Ang kagandahan kasi dito, minsan kasi napakaliit lang ng pag-iisip natin. No? Ang liit ng pag-iisip natin. Kaya masasabi mo na lang, Panginoon, salamat na lang. Pero ito yung masabi ko sa inyo, hallelujah. Sino ba naman ang, alam nyo, sa mga masunurin, may blessing yan. No? Kaya maigi kapag sumusunod tayo, mga kapatid. Kaya kapag, syempre, kung ginagawa na naman natin yung part natin para lagi tayo nasa perfect will ni Lord, mayroon ding blessing yan. Di ba, ganun lang naman yan eh. Kapag ano, gagawa mo ng paro, syempre, kung anak ka, hallelujah, hindi ka papatayin, pero didisiplinahin ka. Pero syempre, kapag good boy ka naman, masipag ka maghugas ng pinggan, di ba? So, possible, hallelujah, bigyan ka na, o ito, anak, pang-upgrade mo. Yeah? Kasi good boy ka eh. Hallelujah. So, hallelujah, ganun ang ating Ama na nasa langit. Hallelujah. Good thing, mga kapatid, hallelujah, pinapalo yung mga anak niya na matitigas ang ulo, at the same time, He is also a rewarder. Mga kapatid, sabi, hallelujah, delight yourselves unto the Lord, and He will give the desires of our hearts. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo, mamili tayo, ano bang gusto natin? No? Permissive will or perfect will? Kasi in the first place, mga kapatid, alam na natin kasi yung perfect will ni Lord. Yun lang talaga makulit tayo eh. Hallelujah. Pero ngayon, ito yung challenge. No? Halimbawa, nagbabasketball kayo. 1 minute na lang. No? Hallelujah. So ang gagawin, 1 minute na lang, tapos all na kayo. So ibig sabihin, crucial yung bawat tira ng bawat isa, yung bawat moves. No? Kasi niwala tayo, nasa end time na tayo. Ibig sabihin, hallelujah, lahat ng mga bagay na mangyayari ngayon, crucial na to. Kasi end na eh. Palagay mo ba, magpapabunging-bunging ka pa? Mga kapatid, kung yung mga coach yan, nahit ako. No? Siguro, aalisin ka kagad eh. Pero mga kapatid, ayaw mo naman na kung kailan ka naman sa malapit at alam mo rin naman na dun ka talaga ilalagay at yun yung position mo. Di ba? So I don't think so, magpapabunging-bunging ka. Kaya nga, dun sa mga crucial na times, yun yung time na mas lalo tayong magiging maingat. Hallelujah. Actually, it's alam niyo mas mga kapatid, napakaigi na maglingkod sa kanya. Di ba? Just to appreciate, mga kapatid, yung ginawa niya sa atin.
Yun naman yung ginagawa natin, di ba? Sumusunod kasi tayo, ano ba? Okay, ganito naman. Meron ng mga bata, kapag naman hindi binigyan ng dos, hindi mauutusan. Di ba? So, ang gagawin, okay, halimbawa, pabili ka ng ano, bili ka ng laurel, o kaya paminta. Di ba, mamiso lang yan. Binigyan 20. Akin na lang po yung sukle, aba, ano, mambira. Siyempre, kapag gano'n mga kapatid, yung bata na yun, parang ano eh. No? Well, siyempre, bata kasi yun, no? Hallelujah. At gusto niya ng 19 pesos. Pero mga kapatid, ang point ko dito, hallelujah, hindi na natin to basta-basta ginagawa dahil merong kapalit, di ba? Kasi in the first place, binigay na nga niya lahat sa atin eh. So ngayon, hallelujah, we'll just appreciate, mga kapatid, kung ano yung ginawa niya sa atin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya, I believe, mga kapatid, kung anak tayo ng ating Panginoon, even yung primoral agency natin, hallelujah, magmamature tayo, mga kapatid, at mag-a-align lang tayo sa perfect will ng ating Panginoon. Even yung ating kaisipan, even kung paano tayo mag-decide, lagi natin i-consider ang salita ng ating Panginoon kasi yun yung absolute natin. At para tayo naliligaw na kapag hindi natin siya na-consider, hallelujah, para kang nasa kawalan, hallelujah, kano bang gagawin ko, saan ako pupunta, hallelujah. Pero kapag panghahawakan mo yung salita ng ating Panginoon, parang ang lakas ng loob mo lagi. Kahit saan ka dalhin, hallelujah, malakas ang loob mo kasi meron kang pinangahawakan eh. Di ba? Praise the Lord. Kaya importante na malaman mo kung sino ka. At kapag kilala mo kung sino ka, maganda rin naman na tama yung sitwasyon mo. Di ba? Kahit gano'ng kagaling yung player, kapag injured yan, palagay mo paglalaroin ba siya? Ang mangyari dun, mga kapatid, lalo na kung ano naman, hindi yung paglalaroin. Lihayaan niya uli maghilom yun. Kapag naghilom na yun, muli ipapractice-practice yun. Hallelujah. At muli may balik sa kanyang usual na condition bago pa uli siya isasalang. So, ibig sabihin, whatever mga kapatid, it is a simple na before ka magslingkod sa ating Panginoon, before ka pumunta sa service, mga kapatid, at ibigay mo ang iyong kamay para magamit ka ng Diyos, hallelujah, for sure, ayusin ka muna ni Lord at lilinisin ka niya. Romans 8:15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Di ba? Hallelujah. Ito na yung mga kapatid. But ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Ngayon na mga kapatid, hallelujah, nakatawag na tayo ng Ama. Di ba, mga kapatid? So, halimbawa, di ba parang, okay din naman, no? Halimbawa ako, kausap ko yung tatay ko. Tapos, ano, lalo na kapag yung, di, kunyari na lang, halimbawa, si sino ba dito meron? Wow, si Father Danril. Buhay pa naman yung father mo, di ba, Father Danril? Kamahaliya. Kasi, so ibig sabihin, iba na kasi kang sitwasyon kasi kapag married ka na, tsaka kapag hindi ka pa married. Lalo na sa, kapag may magulang ka, syempre. Oo, naging married ako, nandun pa rin yung respect ko. Pero syempre, hallelujah, dahil married na ako, separate na ako, entity na, kumbaga, separate na unit na ako, hallelujah. Siyempre, meron lang nagbabago dun mga kapatid sa in terms of headship, no? Hallelujah. Amen. Pero the honor, the respect, lagi nandiyan niya mga kapatid. Halimbawa, si Brother Dandril, di ba? Nung bata ka bro, halimbawa, umunta ka sa kanya, hallelujah. Parang ang hirap humingi kapag gano'n, no? Napagalitan ka, no? Halimbawa, sabi sa'yo, maglinis kang, ginawa mo, nagbulakbul ka lang. Parang ang tapos mamaya hihingi ka pa, pahingi naman ng Jesus, di ba? Parang ganun. Ang hirap. Mahirap yung mga kapatid. Ang hirap din naman kapag yung, di ba, alala niyo yung joke mga kapatid? Kapag bagsak ka, huwag mo na akong tatawaging Ama, di ba? Okay, boy. Parang ano, no? Hallelujah. Praise the Lord. Ang ibig ko na sabihin dito, mga kapatid, pag-establish yung relationship mo at alam mo yung sarili mo, mga kapatid, nandun ka sa tamang posisyon, alam mo rin yung hihingin mo. Meron kang confidence sa sarili mo na kung ano yung hihingin mo, ibibigay sa'yo.
Hallelujah. Yung ama natin dito, di ba? Di ba mga kapatid, possible na meron silang, meron limitations. Meron limitations mga kapatid, of course. May resources, hallelujah. Kung ano yung meron sila, sa abutakan lang makakaya, ibibigay nila ito. Pero good thing mga kapatid, yung ama natin na nasa langit, hallelujah, He has all the resources, unlimited. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Diba sabi, hallelujah, ituloy natin sa binabasa natin kanina, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Kaya nga, hallelujah. Ang maigi dito mga kapatid, doon pinako ang ating Panginoong Jesucristo na ipako na rin tayo. Kaya na nasa atin na siya mga kapatid, hallelujah. Kaya nga. Tayo mga kapatid. Palagay natin na parang ang tagal na natin para tayong nakatanikala. At parang, alam mo yun, minsan di ba pag tanikala ka kapag limited yung movements mo, of course, mahirap kang gumalaw. At hindi rin full yung joy mo. Kasi hindi ka malaya eh. Sabi mga kapatid, hallelujah, mas marami ang mga spiritually nakakulong kaysa mga totoong mga malalaya. Just like, hallelujah, Silas at si Paul, di ba? Kahit nakakulong sila mga kapatid, kaya nilang umawit. Amazing grace, hallelujah. How sweet the sound. So whatever your circumstance, mga kapatid, umalaya ka mga kapatid, kahit nahihirapan ka na. Kahit parang feeling mo, parang ayaw mo na lang. Physically. Pero kung alam mo, hallelujah, sa harap ng Diyos, malaya ka. Iba rin naman yung kagalakan mo sa ating Panginoon. Oh, hallelujah. Kaya kahit pagod ka, praise the Lord. Kung ano yung natitira sa'yo na kaunting-kaunti na lang, ibibigay mo kay Lord eh. Kasi alam mo, ang pagiging malaya kasi it is a privilege. Para saan pa na malakas ka na nakulong ka? Kaya magpasalamat tayo mga kapatid, kung spiritually malaya tayo. Doon marami tayong limitations. For example, kung resources natin, hindi naman tayo masyado, hindi naman tayo mayayaman na sandamakmak yung kaperahan natin to the point, mga kapatid, na hallelujah. Mga simpleng mga tao lamang tayo. Pero alam natin, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ang ating portion. He is our portion, mga kapatid. Hindi natin kailangan, it's good, di ba? Ang igi na magkaroon ka ng magandang bahay. Ang igi na magkaroon ka ng magandang iglesia. Pero kung alam mo, mga kapatid, hallelujah, yung bahagi mo ang ating Panginoon Jesucristo, nasa iyo na lahat. Kasi yung mismong giver, nasa iyo na. Diba? Hindi na lang gift yun nasa iyo eh. Diba? It's good to have a gift. Pero mga kapatid, hallelujah, napakaigi kapag yung giver, hallelujah, yun na yung tatay mo. Kapag yung giver, yun na yung asawa mo. Diba? Just imagine mga kapatid, hallelujah. Kasi yung anak pa. Diba? Siyempre, of course, diba, madalas kasi sinasabi natin, maanak tayo ng Diyos. Mas sabihin natin, asawa rin tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ba talaga tayo? Diba? Hallelujah. Praise the Lord. Actually, both naman yan. Kaya, of course, ang babae, mga kapatid, church yan. At tayo, mga kapatid, as a whole, hallelujah, asawa natin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga tayo, nakakahingi rin naman tayo sa Kanya. Ay, hindi na natin siya tatawag yung Panginoon, di ba? Call me Ishi, di ba? Hindi mo magiging tawagin Bali. Hallelujah.
Kasi imagine mo nga kapatid, ano na kayo nararamdaman nun? Nararamdaman ni Ruth? Na kung saan yun na lang hinihingan niya. Di ba? Somehow mga kapatid, dahil yun yung nagpapakain sa kanya, iba yung tingin niya dun eh. No? Hallelujah. Marahil kapag dadaan yun, talagang halos hindi siya makapagsalita. Kasi mga kapatid, matindi yung respeto niya dun. Iba yung respeto mga kapatid na dahil yun yung authority niya. At iba rin naman mga kapatid yung respeto kapag mahal mo siya. Hallelujah. Di ba? Actually, it's kapag pumasok ka na sa marriage, hallelujah, it is a mystery. Just imagine mga kapatid, sabi, we are co-heirs, mga kapatid, we are joint heirs. Kaya, marirealize natin, hallelujah, kung ano ang kay Kristo. Here naman is sa atin. 2 Corinthians 3, 2-3. Sikapin natin na matapos ito, hallelujah. I'll just skip, no, yung iba sa ating mga hallelujah. Kaya importante ang Holy Spirit, mga kapatid. We should be baptized by the Holy Spirit, mga kapatid. Not just baptized, we must be sealed. Hallelujah. 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 Every time, mga kapatid, every time you hear the word of God, just be true to yourself. Maging totoo lang tayo, mga kapatid. Hallelujah. Anong ibig ko sabihin dito? Bakit parang andali, di ba, makapakinig ng, di ba? It's good to hear the word of the Lord. Hallelujah. Dahil nakaka-uplift to ng ating mga pananampalataya. But pero mas magiging maigi, hallelujah. Alalahanin natin. Judgment seat din to. Kaya nga yung mga paghukom mga kapatid. Nangyayarin din dito yan. Di ba? Naalala niyo yung mga kapatid? Sabi, it's good to have a fellowship sa ating mga kapatid. Of course, kailangan may fellowship muna tayo sa Ama. Kaya tayo pumunta sa mga fellowship na ganito. Hallelujah. But, first of all, hallelujah. Kailangan nating malaman kung ano pa yung mga kailangan maayos sa atin. Kaya nga, just be true to yourself. Kaya kailangan tayong maging totoo sa ating mga sarili. At kung wala pa tayong Holy Spirit, hallelujah, He is more than willing na ibigay ito sa atin. Diba minsan, tinatry natin na magbagong buhay, pero hirap na hirap tayo. Bakit? Kasi tinatry lang natin maging disiplinado. Mga kapatid, iba ang disiplinado, iba ang binago na Diyos. Ang disiplinado, mga kapatid, hallelujah, bigyan mo lang yun ng sitwasyon na tila, mga kapatid, hallelujah, talagang ma-stress yan, hallelujah. Possible magbabago yung behavior niya. Pero kapag ang Diyos na yung nagbago sa'yo, nakaano na sa loob mo yun eh, di ba? Kaya iba kapag ang Diyos na talagang kumilos sa'yo eh. Kaya nga lagi sinasabi mga kapatid ng pangaral, kung ano man yung ginagawa ninyo, na hindi kalooban ng Diyos, sige lang, gawin nyo, bahala kayo. Pero ang sasabihin lang dito, hindi yan ang kalooban ng Diyos. At kapag nalaman mo na hindi ang kalooban ng Diyos, it's up to you mga kapatid kung tatanggapin mo ito o hindi. Hallelujah. Kaya, sabi dito, a dove and a dove never has to take a bath. Yung daw mga kalapati mga kapatid, hindi daw naliligo yan. Hallelujah, praise the Lord. Hindi daw siya naliligo. A dove's body puts out oil from the inside. Kaya nga, hallelujah, ang oil mga kapatid, signified din niya ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit, mga kapatid, it is also a teacher. It is a counselor. Kaya katulad ng hallelujah ng process ng adoption, mga kapatid, kailangan ng mga mag-guide dyan. Kailangan ng mga governors. At ang Holy Spirit, mga kapatid, yan ang magtuturo sa atin. Actually, yan lang din ang magsasabi sa atin, hallelujah, kapag may mali na tayo. Kaya nga tayo, mga kapatid, kala lang natin konsensya lang, mga kapatid, pero hindi natin alam, meron na asing tinatamaan na nasa loob natin. Kaya nga mga kapatid, ito mas malalim kasi.
Dati mga kapatid, tinatry lang natin na pigilin natin kung ano yung gagawin natin. Di ba? No, hindi pa natin alam ang paano. Kung disiplinado ka, pipilitin mo yung sarili mo na hindi gawin yun, hindi dapat gawin. Hanggang sa medyo nag-level up ka na. Dati, yung gawa mo lang pinipigil mo, ngayon, tinatry mo na rin pigilin kung ano yung sasabihin mo. Ibig sabihin mga kapatid, aleluya, na-filter na. Pero mga kapatid, aleluya, kung nasa atin ang Espiritu Santo, kapag meron something na negative na nasa isip natin, yung kung ano nasa isip pa lang yan, pinifilter na yan. Hallelujah! Mga kapatid, kaya mga kapatid, doon pa lang sa ating kaisipan, kung ito'y naaayos na, hallelujah, halimbawa meron tayong naisip na hindi maganda sa kapatid, kung nasa atin ang Espiritu Santo, mga kapatid, hallelujah, mangungusap na ito at TBE, ire-rebuke ka na agad na hindi yan ang kalooban ng Diyos, na hindi mo dapat iniisip yan sa iyong kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Of course, kapag na nagwagi ka na sa iyong kaisipan, hallelujah, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mga kapatid, tumulong rin naman sa iyo. Of course, mas lalo mapifilter na lang yung ating mga sabihin at ang ating mga gagawin. Kaya it's good to have, mga kapatid, kailangan natin talaga ng Espiritu Santo. Hallelujah. At ang Espiritu Santo, mga kapatid, hindi lang yung pang matanda. Hindi lang yung pang matanda, mga kapatid. Kahit bata pwede magkaroon yan, as long, mga kapatid, aleluya, magkaroon siya ng relationship na maigi sa ating Panginoon. Aleluya. Kaya mga youth, desire din naman natin yan. For sure, mga kapatid, yung mga playful na mga kung ano nung ginagawa natin, magbabago yan, magmamatured ka. Yung mga unnecessary na mga ginagawa mo just para alam mo yun, mga kapatid, magbabago yan. Lahat na nang gagawin mo, aleluya, is it something ba na okay? Necessary ba? Is it beneficial ba? Diba? Doon mo na may isip eh. Kung baga may sense ba yung gagawin mo? Kaya nga, diba, sabi may, meron ako napanood, aleluya. Halimbawa, may sasabihin ka sa akin. Aleluya. Una, halimbawa, may kikwento ka ng tao. Una, mabuti ba to o hindi? No? Siyempre, kung negative ba to o hindi. Pangalawa, totoo ba yan o hindi? Kung baka naman parang sinabi lang ng isa, di ba? Tapos sinabi sa'yo, kinonsider mo na as totoo. Kaya pala, hindi pa naman talaga verified. Tapos pangatlo, kung beneficial ba to, hallelujah, dun sa makakarinig. Di ba? Kasi mga kapatid, alam nyo, hallelujah, yung complex, hallelujah. Ay, mag-iingat kayo sa kung ano yung sinasabi nyo sa ibang mga kapatid. Kasi supposedly, kumbaga, lalo na yung mga bata, halimbawa, mga magulang. Yung mga magulang, ang sasama ng loob. Kunyari, masasama yung loob. Hallelujah. Ngayon, meron silang pinag-uusapan na isang kapatid. Kinonsider pang kapatid. Eh, naririnig ng bata. Hindi naman verified kung ano yung mga pinag-uusapan. Kaya nga, importante mga kapatid, kapag especially kapag yung issue ay napaka-sensitive, pag-usapan niya ng mag-asawa, na kaya yung dalawa lang. Eh, paano kapag meron pang immature pa yung anak mo? Tapos naririnig ka. Hallelujah. Yung malinis na supposedly innocent na pag-iisip ng bata, meron sa tuwing makikita niya yung taong pinag-uusapan niyo, nakatatak na yun sa isip niya. Sinadya mo o hindi? Maaaring hindi mo sinadya. Narinig lang niya. Pero ano nangyari mga kapatid? Yung anak mo, hallelujah, kung sino man yung nakapakinig mga kapatid, maaaring iba man ang kapatid na sinabihan mo, hallelujah. Hindi mo alam. Meron ka na sinisira din sa pagkatao niya. And we should be ashamed of ourselves, mga kapatid. Kung masyadong hallelujah, kasi alalahanin natin ang dila. Nakamamatay yan. Sabi para yung maliit na apoy, kapag nilagay mo yan, mga kapatid, sa forest, hallelujah, it can cause forest fire at mas masunog yung buong kagubatan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. But thank God, merong Espiritu Santo, mga kapatid, at yun yung binigay niya sa atin. It is also a comforter. Sa tuwing problema tayo, sa tuwing nag-worry tayo, hallelujah. Sa tuwing feeling natin. Kaya nga, di ba, kapag sinabi kasing comforter, di ba, yung word na fatherless, kaya mahirap kapag ano eh.
Di ba? Hallelujah. Yung fatherless kasi ibig sabihin ng hallelujah, yun yung mga nangailangan ng comfort. Kaya nga, kapag alam mo yung ama mo, at alam mo yung anak ka, comforted ka din eh. Di ba? Sabi nga mga kapatid, kapag may bagyo yan, alam mo na dyan yung tatay mo, makakatulog ka na maigi kasi nandyan yung tatay mo eh. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi, now we are His hands on earth. We are His eyes on earth. We are His gospel on earth. And the gospel is not altogether by the word. The word made manifest is the gospel, mga kapatid. Hallelujah. Kaya yung gospel, hallelujah. Sabi dito, yung gospel, hindi lang naman, di ba sabi good news? Halimbawa, nakasulat yan, mga kapatid, nakalagay good news. Tapos, naibigay mo, ito po yung magandang balita. Sabi mga kapatid, hallelujah, evangelyo, mga kapatid, it is the word made manifest. Alalahanin natin mga kapatid, hallelujah. Alalahanin natin sabi sa 2 Corinthians 3:2-3, ye are our epistles written in our hearts, known and read of all men. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshless tables of the heart. Matutuloy natin mga kapatid, hallelujah. We are the living epistles, hallelujah. And the gospel came not at the word, come not in word only. Hindi lang mga ito yung basta sinasabi mga kapatid, but through power and demonstration of the Holy Spirit, go ye into all the world and demonstrate the power of the Holy Spirit to all the nations. Kaya mga kapatid, hallelujah. Ito, tatapusin natin, hallelujah. Basahin natin. Listen. Magsitayo tayo. Makinig kayo. Kasi, our God is an almighty God, mga kapatid. Ang ama natin, mga kapatid, hallelujah, napaka makapangyarihan niya. Nasa kanya na lahat, mga kapatid. Pero sabi rin niya, hallelujah, kung ano man yung ginawa ng ating Panginoong Kristo sa lupa, sabi, mas maigi rito yung gagawin natin. So, ibig sabihin, sabi dito, hallelujah. Nasaan na tayo sa part na? Sorry. Listen, as the Father sent me, so do I send you. Mga kapatid, hindi niya lang hahayaan, hallelujah, na pag sinabi niya magpapagaling kayo ng mga may sakit. Hindi yan basta sinabi niya na basta nakasulat na lang. May kapangyarihan niya, mga kapatid, and has to be manifested. Na kung kayo mayroong pangangailangan, hallelujah, na tila imposible, imposible na mga susolusyonan, mga kapatid. Pero hallelujah, alahanin natin yung ama natin, hindi niya hahayaan na magulo ang ating mga buhay. Hindi niya hahayaan, mga kapatid, naiiwan ka na lang sa isang lugar, hallelujah, na nasasadla kang yung buhay, mga kapatid. Ibig sabihin, He always cares for us. Alam niya lahat, mga kapatid, kung ano yung nasa ating mga puso. Yun nga lang hindi natin sinasabi, alam na niya ang ating mga pangailangan eh. Hallelujah. Listen, as Father sent me, so do I send you. He don't only send you, but He goes with you. Kasama natin siya, mga kapatid. Hallelujah. I will be with you, even in you, unto the end of the world. Kaya mga tagapagmana,
Kung ano ang nasa kay Kristo, yun din naman ang nasa atin. Sabi dito, all that was in God was poured out in Christ. And all that was in Christ was emptied out into the believer, the church. Mga kapatid, hallelujah! This is not just a simple phrase, mga kapatid. Sabi dito, ang nasa Diyos, mga kapatid, ay binuhos kay Kristo. Ibig sabihin lahat, mga kapatid, na kay Kristo na. Kaya nga, hallelujah, hindi yung dalawang Diyos. Hallelujah. Pero dito, napakaigi dito, mga kapatid. And all that was in Christ was emptied out. Ibig sabihin, walang itinira. Lahat yun ibinigay din naman sa atin. Ibinigay sa iglesia, mga kapatid. God is with you. Lo, I am with you always, even to the end of the world. That's the declaration of God's word. That's what the Bible says. That's what I believe. Do you believe that, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tama na, mga kapatid. Yung kaisipan, hallelujah, na ito lang ako, na nagkakaroon tayo ng self-pity. Tama na yung sa kaisipan, mga kapatid, na isa kang talunang Kristiyano. Tama na yung kaisipan, mga kapatid, hallelujah, na ako yung mahinang Kristiyano. Palay ko dapat mabago na yung ating mga kaisipan, mga kapatid. Kasi in the first place, hallelujah, kung alam mo kung sino ka, mga kapatid, hindi ka nagmamalaki, pero hindi mo rin mamaliitin ang sarili mo. Ano ibig sabihin nun? Kasi yung malaking Diyos nasa atin eh. But yun nasa Kanya lahat, hallelujah, nasa atin rin naman. Sabi, hallelujah, sabi, I will send you and I will go with you until the end of the world. Oh God, hallelujah. Manalangin tayo. Lord, maraming katastasan sa lahat, Lord. Lord, salamat, Lord, sa biyaya niyo sa amin, Panginoon. Doon marami kami mga pagdadaanan, Lord, but hallelujah. But salamat na lang, ipinahayag niyo sa amin, Lord, ang aming patutunguhan. Maraming salamat, Panginoon, dahil sabi nga, you prepared us an expected end, Lord. At ito'y napakaigi sa amin, Lord, dahil hindi kayo nag-iisip ng masama para sa amin, Lord. Mga kapatid, hallelujah. If you feel na malayo ang Espiritu sa, ang malayo ang Panginoon sa iyo, mga kapatid, na hindi mo maintindihan ang iyong sarili, kung palagay mo, hallelujah, you're not in a condition to worship the Lord. Sometimes, mga kapatid, kailangan natin na isang tabi kung ano yung mga naramdaman natin. It's not on what you feel. It is on what you believe. At kung naniniwala ka ngayong gabi, hallelujah, na mayroong maaaring gawin ng Diyos sa'yo, just believe it. Panghawakan mo yung kapatid. Maraming proseso, hallelujah, katulad tulad mga kapatid, hallelujah, na isang matured na lalaki na i-adapt, hallelujah. Ipapahayag yun. Sabihin, hallelujah, na kanyang ama, ang lahat ng akin ay sa anak ko. Yung pirma ng anak ko, hallelujah, ay consider nyo na rin na pirma ko. Kung ano yung sasabihin ng anak ko, i-consider niyo na rin, hallelujah, na sinabi ko. Hallelujah. Binigay ng Diyos ang lahat sa atin, mga kapatid. Pero kailangan niyo muna tayong, kailangan muna maging maayos tayo, mga kapatid. Mga kapatid, if we have prayer request, hallelujah, sa ating puso na
For sure, mga kapatid, mayroong mga prayer request na laging dumarating dito. Bakit pa lagi nating hinihingi ito, mga kapatid? But it must also be revealed sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Na kung ano man hinihingi sa atin, marahil, sa iyo na talaga yan. But sometimes, it is a matter of time. And it is a matter of our heart's conditions. So that means, hallelujah, depende ito, mga patid. Saan iyahanda lang talaga niya tayo, mga patid? Kaya kung meron kang hinihingi na palagay mo, hindi binibigay, huwag ka ma-discourage, hallelujah. Just believe God's process sa atin. Ibibigay niya ito sa perfect timing niya. Huwag ka mag-alala, hallelujah. At yan din ang pinangahawakan ko. Though others, mga kapatid, marahil, maiinip sila, hallelujah, sa'yo. Pero ikaw, huwag ka maiinip, kapatid. Kung binigay mo na ang iyong buhay sa Kanya, hallelujah, hindi ka maiinip kung paano niya hawakan ang iyong buhay. That means, mga kapatid, i-equip lang niya tayo. It's like a matured son. It's like a matured daughter, hallelujah. Na bago niya ibigay ang sa kanya lahat, mga kapatid. The first place, hallelujah. Matured muna ito. Mga kapatid, masabi ko lang, hallelujah. There'll come a time na lahat tayo kung ano ihingi natin. We're always confident na ihingi tayo. At kung wala pa tayo sa pagkakataong yan, mga kapatid, hallelujah. For sure, meron pa tayong kailangan ayusin sa mga buhay natin. No. Meron pa tayong dapat isuko sa kanya. Nang sa gayon, ayusin niya tayo. Lord, help us, Lord. Hallelujah. Tulungan niyo bawat sa Panginoon. We know, Lord, kung ano mga pangako niyo sa amin. Hallelujah. At tulad, Lord, ng Israel, hallelujah, na usan, kahit mayroong mga higante, pero sabi, Lord, lahat ng tatapakan ng iyong mga paa, ng iyong mga sandalya ay inyo. Hallelujah. If it is promised to us, Lord, by faith, Panginoon, by faith, we claim it, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We worship you, Lord. Lord, forgive me, Lord. Meron akong nasabi na hindi niyo kalooban. Forgive me, hallelujah. At kung meron mga dapat pa akong sabihin, Panginoon, hallelujah. At hindi ko nasabi, Lord, patawarin niyo rin ako, Panginoon. But Lord, punuin niyo, Lord, ang aming mga kapatid, Panginoon. Lord, I don't have any, Lord. I have nothing, Lord. But you are everything, Lord, sa amin. Kaya naman, Lord, if you just believe in you, Lord, also believe na kayo ang rin na magpo-full sa amin, Panginoon. Lord, we worship you, Lord. We glorify you. Lord, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's sing the song, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Let's just bless His name, hallelujah. Let's worship Him, hallelujah. Kapalagay natin, mayroon na lang tayong kaunting lakas na natitira sa atin. Mamaya, pagtulog natin, mareregain natin yan, mga kapatid. But don't miss the opportunity na purihin mo ang iyong Ama na nasa langit. Actually, sinasabi natin, Ama na nasa langit, totoo naman yan, though. At may pakiramdam natin na malayo ba siya? No, hallelujah. Nandiyan lang siya palagi, mga kapatid. He sent us the comforter, mga kapatid. Nasa atin siya palagi, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sing
up our hands. In one accord, hallelujah, hallelujah. Singing, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name. Request, hallelujah. So may sinin dito, hallelujah. Sabi dito, prayer request po kay Vincent Velasco. Ito yung prayer request from Sister Angelica Liwadawa. Na sana po magaling ng Bukol na tumubo sa lig niya po. Amen. Amen, hallelujah. Vincent Velasco, hallelujah. Another prayer request, hallelujah. From Brother Mark Floresio at Ilan Batangin. Sabi, pasama po ako sa prayer nyo. Kung sakali pong magkaroon kami ng defense sa thesis po, naway tulungan ako ni Lord sa pagsagot po sa mga tanong. Maraming salamat po and God lead me. Hallelujah. Actually, that's the yun lang kailangan mangyari, mga kapatid. That God may lead you, Brother Mark. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lord. Lord, first of all, hallelujah. Lord, we want to thank you, Lord, for this night, Panginoon. This Lord, Lord, for me personally, it is a tiring day for me, Lord. That, na halos, hallelujah, before na tumayo ako dito, hallelujah, meron pa kaya pinapagawa sa akin, Lord. But, Lord, hallelujah. But thank you, Lord. The joy of the Lord is our strength. Lord, kayo ang aming kalakasan, Panginoon. Lord, salamat dahil Lord, it's not us, Lord, it's you. We don't, Lord. Hindi namin nahayaan, Lord, na itong gabi ito, Panginoon, hindi namin nahayaan na hindi kayo masamba, Panginoon. And Lord, mayroon mga prayer request, Lord, na natanggap from Sister Angelica Dawa, Lord, for Vincent Velasco. Prayer request niya, Lord, na gumaling, Lord, ang buko, Lord, sa leeg na tumubo, Lord, kay Brother Vincent Velasco. Lord, walang ibang manggagamot kundi kayo, Panginoon. That even, Lord, the cancer, Lord, hallelujah, kaya niyo tanggalin, Panginoon, ang buhay na narito, Panginoon. Lord, hindi ko sila kilala, Panginoon, but kilala niyo sila, Lord. Lord, the fact, Panginoon, na nag-prayer request sila, Lord, they're believing na kung sila ipagpipray, hallelujah, ay mangyayari ito. Lord, by their faith, Lord, be it unto them, Lord. Kayo ang manggagamot, Panginoon. Dakila ang manggagamot. Lord, another prayer request from Brother Mark, Lord. Prayer request tungo sa thesis defense niya, hallelujah. Lord, we don't lean, Lord, on our understanding, Panginoon. Hindi sa aming mga galing. But Lord, kung siya inyong gagabayan, Panginoon, bawat tanong sa Kanya, hallelujah, even tanong na hindi niya pinagandaan, ay masasagot. And we have this confidence, Lord, na sa pagkakataong ito, pwedeng siya nagsasanay, nag-aaral, Lord, but nagbilaan siya ng oras, Lord, para umattend, Lord, ng prayer meeting, Lord. Alam niyo, Lord, ang puso ng kapatid. Kaya naman, Panginoon, hallelujah. You are also a rewarder, Panginoon. Kaya naman, Lord, yun ang prayer request niya, Panginoon. Every question na tatanungin sa Kanya, ito'y magkaroon ng kasagutan. Ito'y masagot po niya, Lord, or kung may kasama man siya, Panginoon, nila, Lord. Palayan niyo ang kanyang buhay, Panginoon. Lord, we just thank you, Panginoon.
sa mga panalangin mga nasagot, sa mga panalangin na sa aming mga puso. Sometimes, Lord, hindi namin ito bibigkas ng aming mga bibig. But if we have faith, Lord, in our hearts, hallelujah, kahit nasa aming mga kinauupuan, kinatatayuan kami, kahit nasa kamasasakyan kami, Lord, if we believe, hallelujah, ito ibibigay niyo sa amin, Panginoon. Kahit gano'n man ito ka-imposible, Lord, if it's according to your will, Lord, to God be the glory. Hallelujah. Lord, salamat din, Lord, sa divine protection na binigay niyo sa aming pastor at sa akin na may bahay, Lord, si Ate Ann. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, and now, Panginoon, hallelujah, salamat sa buhay nila na ginamit niyo para ang ministeryo. Kaya naman, Lord, nagpapasalamat lang kami na muli kasama na namin sila dito sa Kalamba, Panginoon. Lord, thank you, Lord. Kaya, Lord, lahat ng mga wala ka sa kanila, even, Lord, provisions. We believe, Lord, na it's not easy, Lord, na to have na magkaroon, na lumabas, Panginoon, at lalong mahirap, Panginoon, kapag merong mga anak na mawalan ng magulang sa piling nila, Panginoon. But Lord, we believe, hallelujah, alam niyo, Lord, ang kanilang mga pangailangan. Ibigay niyo, Lord, i-grant niyo, Panginoon, ang desires ng kanilang mga puso, Panginoon, for their labor. It's not in vain, Lord. Hallelujah. Pagpapalain niyo ang mga patid, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pagpapalain niyo bautisa ang kalooban niyo na maganap, Panginoon. Hallelujah. Maluwalhati lang kayo palagi, Lord. We worship you, Lord. We glorify you, our Father, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised. Pala ang bawat isa. Maraming palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. God bless you, Brother Nats, sa pag-share ng salita ng ating Panginoon. Si Lord nawa ang magbalik kalakasan sa iyong katawan. At malalim na pong bawat isang makaupo, mga kapatid. Awitin sa susunod po na parte ng ating gawain. Awitin po natin yung nagsasabing give thanks. Sa pagbibigay ng tithes and offering. Thank you.
Tayo mga kapatid. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Tawagan ko pa si Brother Mike para po sa ating closing prayer. Amen. Praise God. Tayo pa ay manalangin. Lord God, aming Panginoon, aming Ama, maraming salamat po sa isang mapagpalang gabi muli pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa mga narito at maging sa mga nasa live streaming online na nakapakinig ng iyong salita. Nagpapasalamat kami sa biyaya mo sa amin, Lord. Palaging nagdadala ng kalakasan sa amin na marinig ang iyong salita, Lord God, at mahayag sa amin, Lord God. Hindi ito sa amin sariling kakayanan, Lord, kundi by grace, Lord, na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord. Napaka-palad po namin na sa dinami ng tao sa buong mundo, Lord God, ay napabilang kami, Lord, sa kakaunting pinili mo bago pa tinatagan sa libutan na sa mga oras na ito, mahayag sa amin ang mga salita mo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord God, sa pagpapala mo, sa pag-iingat mo sa aming buhay at sa gawain sa ngayong, sa gabing ito, Lord, simula sa pasimula kanina, Lord God, hanggang sa natapos, Lord, ay sinamahan mo kami at nadama namin ng iyong presensya. Maraming salamat po sa lahat ng ginamit mo, Lord God. Ikaw na po ang magpala sa bawat isa sa nag-MC at nag-song lead, Brother Danny, Panginoon. Ikaw na po ang magpanumbalik ng kalakasan din sa kanya at magpala sa kanya, maging ang kanyang buong pamilya. Maraming salamat po sa gift na pinagkaloob mo sa kanya at magamit lang po sa patuloy pang paglilingkod sa iyo sa kanyang trabaho. Ingatan mo po siya palagi at ilayo sa anumang disgrasya at kapahamakan. Maging ang kanyang buong pamilya, Lord, ay ingatan mo po, Lord God. Maraming salamat din po, Lord, sa team na ginagamit mo po sa multimedia para sa paghahatid ng iyong salita online, Lord God, at mapakinggan din ang mga nasa malayong dako, Lord God. Nagpapasalamat kami, Lord, na sa pamamagitan nito ay naaabot ang mga kapatid namin kahit nasa malayong dako, Lord God. Maging ang mga mensahe, Lord God, ay napipreserve at nai-store at napapakinabangan kahit sa mga darating pang panahon, Lord God. Nagpapasalamat kami. Alam kong lahat ng ito ay nai-purpose mo na sa iyong isip, Panginoon, na mangyayari sa mga araw na ito, Lord God. Maraming salamat din po, Lord God, sa buhay po ng ginamit mo sa gabing ito para maghatid ng iyong salita, aming kapatid, Brother Nathaniel Guillam, Lord. Pagpalain mo po siya patuloy, Lord,
sa kanyang kabataan, Lord, ay sa kanyang murang edad, Panginoon, na nagagamit mo na po siya, pagpalain mo po siya, maging ang kanyang may bahay, ang kanyang buong pamilya, mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat kami, Lord, sa buhay na pinagkaloob mo sa kanya, sa gift na ibinigay mo po sa kanya at nakikinabang ang iglesia, Lord God. Pagpalain mo po siya, ikaw po magpanumbalik ng mga lakas na nawala sa kanya, sa kabila po ng mga gawain niya, ay inuna ka pa rin po niya, Panginoon. Alam ko pong ikaw ay rewarder, Panginoon, ng mga taong ikaw ang inuuna din, Panginoon. Maraming salamat, Lord. May you continue to bless him, Lord. At ano man ang kanyang pangangailangan, sampu ng kanyang buong pamilya, ikaw po ang patuloy na mag-provide. Ilayo mo rin po sila sa anumang disgrasya at kapahamakan at bigyan po ng maayos na kalusugan. Maraming salamat sa kabutihan po sa kanya. Nagpapasalamat kami sa mensaheng inihatid mo sa pamamagitan niya na malaman naming being the heir, Panginoon, ng lahat ng biyaya mo sa amin, Lord God. At alam ko, Lord, bilang mga tagapagmana, even the sufferings, Lord, we are partakers, Lord, because without the sufferings, we are not fit to reign, Panginoon, with you, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, in this journey, Lord, na aming dinadaanan ay ikaw ang patuloy na nagpapalakas sa bawat isa sa amin. And we also thank you, Father, Lord, na nakarating na rin po ng payapa at ligtas ang aming pastor, sampu ng kanyang may bahay. Salamat po, Lord, sa pag-iingat mo sa kanila, sa mga nagdaang araw, na kanilang ministry sa dako ng Bacolod, Lord God. Binabalik namin sa iyo ang pasasalamat dahil naging mabiyaya po at alam ko napakaraming mga kapatiran doon ang nakinabang din sa paggamit mo po sa kanila, Lord. Nagpapasalamat kami, Lord. Ikaw na po ang magbalik ng kalakasan sa aming pastor, sampu ng kanyang may bahay, Lord, at ang kanyang buong sambahayan, Lord. Ikaw na po ang magpala anuman ang mga pangangailangan, Lord. Ikaw ang palaging mag-provide, maging kanilang mga kalusugan, kaligtasan sa araw-araw na paglabas ng tahanan, Lord. Ikaw po ang mag-ingat, Lord. Patuloy mo po silang siyang gamitin sa ministry, Lord. At nagpapasalamat kami that you have blessed this church with the pastor, Lord, na alam ko po ang desire, Lord, ay mapalakas pa at mahanap din ang kahuli-hulihang binhi, Panginoon, ng bahagi ng iyong katawan. Maraming salamat po muli, Lord, sa gabing ito. Pinasasalamatan ka namin at inaangkin namin ang katugunan sa lahat ng aming ipinalangin. By faith, Lord God, alam po namin na nasa amin na ang lahat ng aming ipinanalangin dahil ito ay pinangako mo, Lord God, at kailangan lang naming manghawakan, Lord. Maraming salamat din po, Lord, sa aming kapatid Brother Nick na ginamit mo po para sunduin po sila, Lord, at ikaw rin po ang nag-iingat sa kanya sa pagmamaneho, Lord. Nilayo mo po sila sa disgrasya at kapahamakan. Pagpalain mo po siya sa sampu ng kanyang buong pamilya at ang buong iglesia ng TLM, Panginoon, Bataan, San Juan, at ang dako dito, Halang, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpala at magpalago, Panginoon. Maraming salamat maging sa mga kapatiran namin nasa live streaming, Lord, na naaabot na ng mensahe, Lord. Patuloy mo pong pagpalain at palakasin, Lord. Maraming salamat. May you bless also the tithes and offering, Lord, maging ang mission fund na nadala sa harapan. Ang mga halagang ito ay magamit lang patuloy sa gawain mo, Lord God, at sa ministry, maging ang mga kamay, Lord, na ginamit mo upang maihatid ang halagang ito, Lord. Ikaw po ang mas nakakaalam ng mga pangangailangan. Ikaw po ang patuloy na mag-provide, Lord. Maraming salamat po muli, aming Ama. At kung may pagkain po ang pagsasalusaluhan, ikaw na rin po ang magpala at maglinis, maging kalakasan ng aming mga pisikal na katawan at mga kamay na ginamit mo ay pagpalain mo rin po. At sa paghiwa-hiwalay namin, Lord, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa amin, sa aming pag-uwi, sa aming mga paroroonan, Lord. Ilayo mo po kami sa anumang disgrasya at kapahamakan, Lord. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin sa gabing ito, niluluwalhati, Lord, at binabalik sa iyo ang lahat ng pasasalamat at papuri sa tanging dakila at makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.